Good morning, Lord. Thank you for a new day. Thank you that your compassion is renewed every morning. Great is your faithfulness and your steadfast love, O Lord. I don't know what all is going to happen today and how much I'll get done, but you do. So I give this day to you. Fill me with your Holy Spirit, Father. Energize me for your work, because you know how tired these bones are. Awaken me to the wonder of your salvation, and quicken my spirit to the reality of your work in my life. Lord, my mind is filled with creative ideas, but they're all jumbled. Holy Spirit, come and hover over my mind like you hovered over the waters at creation, and speak order out of the chaos. Help me to cease striving and to trust that you will give me all I need today to do the work you've given me to do. You will be faithful to complete the good work you've started. And as I step out into my day, I declare your sovereignty over every area of my life. I entrust myself to you and ask that you use me however you see fit. This day is yours. My body is yours. My mind is yours. Everything I am is yours. May you be pleased with me today. Amen. Yan, magandang magandang umaga mga Karadyo Eskwela. Saturday Shine, weekend, pero on-air tayo. Kaya sa RBI, tuloy-tuloy lang ang Shine Learning. Yes, sa lahat ng panig ng Isabela, worldwide tayong napapakinggan at napapanood live yan sa ating FB page, Radyo Eskwela sa Isabela. Ako si Teacher Brian. Ako naman si Teacher Belle. Ang inyong makasama at makakasama pa ngayong umaga. At bakit nga ba Saturday on air tayo, Teacher Brian? Oo nga, no? Saturday on air. Kaya sabi nga natin kanya, ipagpapatuloy natin ang on air maski Sabado. Kasi nga naman, nung nagkaroon ng bagyong si Ulysses, ay nagkaroon tayo ng isang on air na talagang medyo tayo ay nagdili, okay? Tumigil tayo para higit natin bigyan din ng oras yung mga bata na talagang magpahinga din. At syempre, noong Webes, itong mga episode na to ay i-on air talaga natin para tuloy-tuloy ang kanilang pag-aaral. Kaya G na G tayo sa Team Shines, di ba, Teacher Brian? Patuloy pa rin ang ating pagpapasaya sa ating mga ka-shiners! Yes, talaga naman. At ngayon, kitang-kita nyo sa amin, nagbuka kami mga chef. Bakit nga ba? Anong teorya kay National Program Chef tayo ngayong araw na ito? Ay nako, talagang kakaiba itong pag-aaral na ito ngayong Sabado on air kasi mukha pa kami mga chef, di ba? Mm. Oo, kasi nga karamihan ng episodes na i-air natin ngayon ay sa TLE or Technical Livelihood Education. So, yung context ng pag-aaral na to ay kailangan? Kailangan hands-on tayo, hands-on. Kasi nga, nakaka-excite kapag tayo talagang engage sa ating learning. Mm-hmm. Sabi nga ni John Dewey, kilala mo si Uncle ko? Yes. Saan ba kang sinabi niya? Ano ba sinabi niya talagang nagpaliwanag sa atin talagang nagkaroon tayo ng pagiging chef ngayon? Well, ang sinabi ng Uncle ko, learning by doing. Mas natututo tayo kasi kapag talagang ang mga pinag-aaralan natin ay ina-apply natin kagaya na lang sa cookery, di ba partner? Halimbawa, ikaw ay magmasa ng tinapay, ganito ang magiging produkto. At para magkaroon ng ganitong produkto, syempre, kailangan gawin mo masa-masa, ganon. Kaya nga, tunay yan, Teacher Belle, na kung saan ang mga mag-aaral talaga ay higit na matuto kapag lahat ng buong katawan ay kumikilos. Kaya, pagpatuloy lang ang pag-aaral. Kaya, learning by doing, sabi ni John, doing. Yes, ang galing-galing ng uncle ko. Alam mo, naranasan mo na bang magmasa? Ay, nako. Syempre, yung pagmasa ng pagmamahal. Oh, love na love ko yan. At syempre, tayong mga Team Shines, minamasa natin ang kislap.
patungo sa pangarap. Yes. At syempre, para pagpatuloy ang ating pag-on-air, ay syempre, kailangan kayo ay tumutok lagi para sa anumang makatanungan, mga suggestion, at maaari po yung kumonta o kayo magbahayag ng mga inyong mga mensahe. At syempre, posible na din nyo kami makakamit o kaya ay ma-on-air. Yes. Makakausap din. At ito ang ating hotline number. Kung may mga katanungan kayo, dial lang ang 0936-478-2471. Ulitin ko po, 0936-478-2471. Yan po ang ating contact number. At syempre, pwede rin kayong magmensahe, kayo mag-comment, mag-suggest, magtanong sa ating Radyo sa Eskwela sa Isabela Facebook page. Ayan, at dyan nyo kami live talagang makikita at talagang mapakikinggan on air. But wait, there's more, partner. Siyempre, para lahat talaga ng ating ginagawa dito, lahat ng ating learning episodes ay it will go global, it will go international. Yes. Inaanyayahan natin lahat ng mga nanonood ngayon na dapat i-share ang ating page. Yes. Diba? At syempre, subaybayan nyo na rin, ilike nyo na rin para kayo ay laging updated sa mga episode na aming ino-on-air. Tama! At syempre, hindi na tayo magpatumpik-tumpik pa sa ating pagsisimula sa aralin ngayon, ay inaanyayahan namin na ihanda na ang mga sangkap ng pagkatuto ngayong umaga. At umpisa na natin ito sa pag-aaral ng Mother Tongue-based Multilingual Education Tagahalugwat. Kaya mga grade 1 dyan, kailangan nyo ng himay-himayin ang mga pagkatuto ngayong araw sapagkat ang paksa ay kayo mismo ay makilahok. Diba? Talaga mag-hands-on sila kasi makikilahok kayo sa mabuting pagkukwento ng inyong mabinasa. Ay kailangan malaman ninyo ang mga nandoon na sangkap kung paano yung mauunawaan ang mga ito sa pamamagitan ng inyong pagkukomento at pagtatanong na talagang iyan ay babahagi ng isang napakagwapo nating radio teacher din. Yan ay si Sir Redem C. Andres. Teka lang, partner, baka naguguluhan yung ating mga viewers kasi nung sinabi mo kanina na sangkap, pinakita ko itong ating pinakurat ito, di ba? Yes. Alam mo kasi kapag kumakain tayo, pag may pinakurat, di ba, mas napapasarap. Mas ginaganahan tayo. Ganon din sa teaching and learning process. Ayan. Kailangan natin yung mga sangkap na ito, ibig sabihin ito yung mga activities o kaya pedagogies na kailangan natin para mas lalong energetic, exciting ang learning experience. Sabi ko yung uncle natin, ang uncle mo, uncle ko, si John Dewey, learning by doing. Yan. At syempre pa, ano pang meron? Inaanyayahan na rin natin ang ating mga mag-aaral na ibudbud ang mga pampalasa sa aralin na FTB MLE Tagalog 2. Sa kung saan dito sa bahaging ito, ang mga mag-aaral ay kung ibubudbud din ito ay talagang mahihimay talaga niya at makikilala ang mga kasarian ng pangalan. Ang mga natatawa talaga ako. Dahil? Ewan ko, masaya-masaya ako. Damit ng pang-chef. At sa totoo lang talagang first time ko magsuot kasi ito yung pangarap kong kurso noon, maging chef. Yes. Sige, pagpatuloy na natin. Sa MTB MLE Tagalog 2 ay kailangan matukoy ang kasarian ng pangalan. Sino naman kayo makakasama natin dyan? Of course, si Teacher Lilibeth Tabuyo naman ang talagang magpapahiwati kung paano natin siya kikilalan yung pangalan ito. Tama, Teacher Bright. At syempre, sa ikatlong episode, isama na natin, Teacher Bell, ang mga paghahalo na mabahagi ng mga salita. Kung saan kanina ay doon sa grade 2 ay kailangan makilala yung pangalan, ngayon dito ba makilala ang bahagi ng mga salita, lalo na sa paggamit ng panlapi at salitang ugat. At makilala rin kung ano ang kanyang ibig sabihin o kahulugan. At ito ay isa sa gawa ng mga mag-aaral natin sa MPB MLE Tagalog sa grade 3. Kagabayan tayo yan ng isang maganda talaga namang magkwentong guro, si Ma'am Sharon C. Tarayo. Papakinggan niyo ng magandang inyong boses mamaya. Tama! Talaga namang aha, alright! Aha, aha, alright! Just the way, aha!
namin itong patatagalin kasi alam ko excited na kayong lahat. Ihanda na ang mga katamitan sa pagkatuto para higit na maging masaya ang pagluto na kaalaman. Yung pagluto ng kalaman ay talagang makihinog at later on maganda ang inyong resulta. Oo, oh, parang napapaya lang yan na kapag napahinog ng mabuti. Aba, matamis na matamis. Ganon din ang pagkatuto. Pag pinaghahandaan, siguradong ikaw ay may pupuntahan. Kaya naman, manatili na kayong tumutok at kailangan na nating umpisahan ang pag-aaral sapagkat keep shine for your dreams to come true. Keep shining. Yes, keep shining for your dreams to come true. Hashtag kislap patungo sa pangarap. Makilahok at matuto. Makilahok at magtagumpay. Wikang sa kultura'y sumasalamin. Sama-samang tuklasin at pagyayaman. Pagkakakilanlan ay pagtibayin. MTB MLE sa radyo ay sumasahim papawin. Ito ang MTB MLE Radyo Eskwela. Magandang buhay! Panibagong pag-asa para isipan ay mahasa ang aming hatid sa inyo, ginigiliw naming mag-aral ng unang baitang. Lubos na kasiyahan ang aming nararamdaman dahil muli na naman tayong magsama-sama sa panibagong edisyon ng Pagkatuto. Ito ang inyong paaralang panghimpapawid sa MTB Tagalog. Ako ang inyong lingkod, Ginoong Redensi Andres ng San Mariano, Isabela. Sa araw na ito, kahit nasa loob kayo ng tahanan, tayo ay mag-aaral. Gusto nyo ba? Handa na ba ang lahat para matuto? Kung handa na, kailangang maayos ang pagkakaupo sa silya. Siguraduhin ang lahat ng gamit sa pagkatuto ay nakahanda para tuloy-tuloy ang ating pag-aaral ngayong umaga. Huwag malikot sa upuan, dapat relax lang. Handa na ba kayo? Tara na! Bago tayo mag-umpisa sa bagong aralin, atin munang balikan ang mga napag-usapan sa nakaraang leksyon. Tatanungin ko kayo tungkol sa kwentong Ang Batang Matapat. Para sa ating unang katanungan, sino ang batang matapat sa kwento? Tama kayo! Ang sagot ay si Roy. Ang galing nyo naman, handa na ba kayo sa susunod? Nagkakasabik namang magturo sa inyo. Ang pangalawang tanong, kanino ibinalik ni Roy ang napulot niyang pitaka? Ang galing nyo mga bata! Tunay ngang nakakabilib ang inyong paghahanda ngayong umaga. Sana ngay marami rin kayong mapupulot na aral sa ating susunod na aralin. Gaya ng sinabi ko kanina, siguraduhin na handa ang lahat ng mga bagay na kakailanganin sa pagkatuto. Hawak nyo na ba ang inyong mga module sa pakikilahok ng mabuti sa kwentong binasa sa pamamagitan ng pagsagot at pagtanong? Paano kung wala? Oh, no. Huwag kang mag-alala dahil sa araw na ito, walang batang may iwan. Kung wala kang module na hawak para sa ating pag-aaral ngayon, siguraduhin hawak mo ang inyong lapis at kwaderno. Gagabayan kita. Ako ang bahala sa inyo. Simulan na natin. Oops, teka. Nabusog ka yata sa kinain mo ngayong araw. Maari ko bang malaman ang kinain mo?
nakakatakam naman ang mga pagkain iyan. Gusto ko rin ang mga pagkain iyan. O sige, dahil kayo ay nabusog, alamin natin ang mga pagkain mabuti at masama sa katawan. Sa oras na ito, pagalingan kayo sa pagsagot sa mga tanong na aking babanggitin. Handa na ba ang lahat? Pumalakpak! Kung ang sasabihin kong pagkain ay nakakabuti sa katawan, humadyak naman ng 2 beses kung nakakasama ito sa ating katawan. Nakuha nyo ba? Kung oo, simulan na natin. Ang unang pagkain na aking babanggitin ay kakanin. Ang pagkain ba na ito'y mabuti o masama sa ating katawan? Papalakpak ka ba o papadyak? Mahusay! Ang susunod na pagkain ay candy. Ang pagkain ba na ito'y mabuti o masama sa ating katawan? Palakpak o padyak? Tama ang iyong ginawang pagpadyak. Ang susunod na pagkain ay kalabasa. Ang pagkain ba na ito'y mabuti o masama sa ating katawan? Palakpak ba o padyak? Ang galing-galing nyo naman mga bata. Ang gulay na kalabasa ay maganda sa ating katawan, lalong-lalo na sa ating mga mata. Ang susunod nating pagkain ay chichirya. Ang pagkain ba na ito'y mabuti o masama sa ating katawan? Palakpak o padyak? Napakahusay ninyong sumagot. Tunay ngang handa na kayo na mag-aral ngayong araw. Oh, mga bata, bago natin ipagpatuloy ang pag-aaral, siguraduhin maayos ang inyong pag-upo at huwag malikot para masundan nyo ang aking sasabihin. Sige, ihanda na ang inyong lapis at kwaderno para sa ating gawain. Makinig ng mabuti at aking sasambitin ang mga tanong. Isulat lamang ang titik o letra ng tamang sagot. Nakuha nyo ba? Para sa unang tanong, anong pagkain ang nakakabuti sa katawan? Sa letrang A, hamburger. Sa letrang B, hotdog. Sa letrang C, puto bumbong. At sa letrang D, soft drinks. Naisulat nyo ba ang inyong sagot? Kung ganoon, dumako na tayo sa pangalawang tanong. Ang ikalawang tanong, saan ang tamang lugar para maihanda ang pagkain ng pamilya? Sa letrang A, sa kusina. Sa letrang B, sa kwarto. Sa letrang C, sa hardin. At sa letrang D, sa sala. Madaliin, di ba? Para sa ikatlong katanungan, bakit kailangan gumising ng maaga araw-araw? Sa letrang A, upang makapaglaro. Sa letrang B, upang makakain ng marami. Sa letrang C, upang makatulong sa gawaing bahay. At sa letrang D, upang maunahan ang kapatid sa paggamit ng cellphone. Naisulat mo na ba ang iyong sagot? Kung ganoon, sagutin na natin ang pang-apat na tanong. Paano natin mapapanatiling malusog ang iyong katawan? Ito ang mapagpipilian. Sa letrang A, kumain ng matatamis. Sa letrang B, uminom ng 3-in-1 juice. Sa letrang C, kumain ng gulay at prutas. At sa letrang D, kumain ng french fries at burger. Naku!
sobrang dali. Ngayon naman, ipamalas ang inyong kahusayan sa pagguhit. Para sa panlima, gumuhit ng isang pagkain na kabubuti sa iyong kalusugan. Ibigay ang komento tungkol dito. Sagutin ang panlimang tanong sa loob ng 3 minutong pagguhit. Tapos nyo ba ang inyong pagguhit sa tinakdang oras? Kung oo, palakpakan nyo ang inyong mga sarili. Sa puntong ito, atin nang sagutin ang inyong gawain. Para sa unang tanong, ano nga ba ang pagkain na kabubuti sa katawan? Kung ang sagot nyo ay titiksi, tama ang iyong sagot, puto bumbong. Ngayon, dumako na tayo sa susunod na katanungan. Saan ang tamang lugar upang maihanda ang pagkain ng pamilya? Sa kusina nga ba? Sa kwarto? Sa sala? O sa hardin? Kung ang sagot mo'y sa titik A, kusina. Ang galing-galing nyo naman. Nakakabilib! Ano nga ba ang tamang sagot sa pangatlo nating katanungan? Bakit kailangan nating gumising ng maaga araw-araw? Kung ang sagot mo ay titiksi upang makatulong sa mga gawain, napakagaling mong bata ka! Para sa ating pang-apat na katanungan, paano ba natin mapananatiling malusog ang ating mga katawan? Ang titiksi ba ang iyong sinagot? Tama! Ang pagkain ng gulay at prutas ay nakatutulong upang mapanatiling malusog ang ating mga katawan. Kaya,
kumain ka ng gulay at prutas. Ngayon naman, atin nang sagutin ang panlima. Ano ang ginuhit mong pagkain? Kung isa itong gulay o prutas, maganda sa inyo. Dahil ang mga ito'y mga pagkain nagpapalakas sa ating resistensya at nagbibigay ng iba't ibang vitamina. Nakatutulong din ito para makaiwas tayo sa anumang uri ng sakit. Dahil dyan, isang masigabong palakpakan ang ibibigay ko sa inyo. Napakagaling nyo! Naku, ang lakas na ng hangin. Paparating na ata talaga ang bagyo. Mabuti na lang, nakita ko ang listahan ng mga dapat ihanda kanina sa Facebook ng DepEd. Ito ay ang tubig, pagkain, IV card, mahalagang dokumento, flashlight at baterya, posporo at lighter, first aid kit, kutsilyo, radyo, kumot, banig, lubid, gamit panigo, at ilang mga damit. Tawagin man kami para sa agarang paglikas, handang-handa kami! Maging handa sa anumang sakuna, isang paalala mula sa kagawaran ng edukasyon at ng himpilang ito. Natin ang isang kwento tungkol sa isang bata na nangangalang Bettina. Ano kaya ang mararamdaman ni Bettina nang hindi niya mahanap sa loob ng bahay ang kanyang lola? Makinig ng mabuti mga bata. Ang pamagat ng kwentong ating babasahin ay ang Bilaon ni Bettina. Bibingka, puto bumbong, bibingka, puto bumbong. Malakas na sigaw ni Bettina tuwing umaga, habang sunung-sunong ang bilao. Mahalaga ang bilao ito sa kanyang buhay. Ito ang naging katuwang ni Lola Belen sa pagpapalaki sa kanya. Matanda na si Lola Belen, kaya hindi na siya nakapagtitinda. Ulila na si Bettina. Silang dalawa lamang magkasama sa bahay. Isang umaga, nagulat si Bettina. Nawawala ang bilao niya. Oh no! Wala rin si Lola Belen sa kanyang higaan. Naglakad-lakad si Bettina sa kanilang baryo. Nakita niya si Lola Belen. Sunong-sunong ang bilao. Nilapitan niya ito. At kanyang niyakap. Sabay na silang nagtinda. Naintindihan niyo ba ang kwentong mga bata? Subukin natin na pakinggan nyo talaga ng mabuti ang kwento. Handa na ba kayong sagutin ang mga tanong na aking babanggitin? Kung oo, tara! Para sa unang tanong, ano ang pamagat ng kwentong ating binasa? Natatandaan mo pa ba? Tama! Ang bilao ni Bettina ang pamagat ng kwentong ating binasa. Sino naman ang kasama ni Bettina sa bahay? Ang galing nyo naman, si Lola Belen ang kasama ni Bettina sa kanilang bahay. Abay, parang ganado kayo sa pagsagot sa ating mga tanong. Para sa pangatlong tanong, saan ang tagpuan sa kwento? Sa ilog ba? Sa bahay? O sa baryo? Naku, napakadali, hindi ba? Mahusay!
sa baryo ang tagpuan ng kwentong inyong napakinggan. Ngayon, para sa pang-apat na tanong, bakit si Lola ang kasama ni Bettina sa bahay? Alam niyo ba ang dahilan? Ang galing-galing niyo naman! Si Lola Belen ang kasama ni Bettina dahil ulila na siya. Handa na ba kayo para sa panglimat huling katanungan? Paano ipinakikita ni Bettina ang pagmamahal niya sa kanyang Lola? Alam mo ba? Mahusay! Pinapakita ni Bettina ang kanyang pagmamahal sa kanyang Lola sa pamamagitan ng pagtulong niya sa pagtitinda. Ayan! Natapos na natin ang pagsagot sa mga tanong sa unang gawain. Dumako na tayo sa pangalawa. Sa puntong ito, gagawa tayo ng mga katanungan tungkol sa mga salitang aking babanggitin. Gusto niyo ba to? Tara! Ang unang salita ay Bettina. Kilala niyo ba siya? Si Bettina ba ang batang nasa kwento? Tama! Siya nga ang batang nagtitinda sa kwento. Siya rin ang katuwang ni Lola Belen sa pagtitinda ng bibingka at puto bumbong sa baryo. Dumako na tayo para sa pangalawang salita. Ang salitang ito ay Lola Belen. Oops! Nabanggit ko yata siya kanina. Sino nga ba si Lola Belen sa kwento? Kilala niyo ba siya? Tama kayo dyan, si Lola Belen nga ang nag-alaga kay Bettina. Ang huhusay nyo naman sa pagsagot? Ang pangatlong salita ay higaan. Teka, meron ba kayong narinig na salitang higaan sa kwento? Meron nga! Saan na nga ba nawala ang bilaon ni Bettina pagkagising niya? Tama! Sa higaan, tunay ngang napakinggan nyo mabuti ang kwento. Dumako na tayo sa pang-apat na salita. Ang salitang ito ay niyakap. Naku, parang gusto ko ng mahigpit na yakap. Maari niyo ba akong iyakap sa inyong mga magulang? Salamat! Natatandaan niyo ba ang salitang niyakap sa kwento? Magaling! Tama kayo dyan! Bakit nga ba niyakap ni Bettina ang kanyang Lola Belen? Tama kayo riyan! Dahil dyan, heto ang mahigpit kong yakap sa inyo. Dumako na tayo sa panglimat huling salita. Ito ay nagtitinda. Isa itong marangal na trabaho, di nga ba? Tama kayo riyan. Ito ba ang hanap buhay ni La Bettina at Lola Belen sa kwentong ating binasa? Tama! Ang uhusay niyong sumagot, mga bata. Palakpakan niyo ang inyong mga sarili sa husay at galing niyong sumagot. Tara na't subukin ang inyong kakayahan sa pagbibigay ng komento sa pangatlong gawain. Ano ang masasabi niyo sa mga pagkain aking babanggitin? Handa na ba kayong malaman ang mga pagkain ito? Umpisahan na natin. Ang mga pagkain ito ay puto bumbong, itlog, bibingka, at longganisa. Nakakatakam at nakakagutom naman ang mga ito. Kayo, anong masasabi nyo? Tama kayo sa mga sinabi nyo. Tunay ngang mahuhusay kayo sa pagbibigay ng komento. Sa puntong ito, nais kong malaman nyo na ang pagbibigay ng komento ay isang paraan ng pagpapahayag ng pag-unawa sa binasa o napakinggan. Samantalang, ang pagtatanong naman ay isa rin paraan para mapalawak ang kaisipan at pag-unawa sa binabasa. Ihanda ang iyong sarili para sa isa na namang gawain, makalipas lamang ang ilang paalala. O anak, bakit hindi mo ginagalaw ang pagkain mo? Inay, ayoko po ng ulam. Ang gusto ko po sana ay Chicken Joy at hot dog, kagaya ng mga kalaro ko. Hindi mo ba alam anak na ang mga pagkain iyan ay hindi sapat ang sustansyang kailangan ng iyong katawan? Kailangan mo ding kumain ng gulay at prutas dahil ang mga ito ay nagbibigay ng iba't ibang bitamina upang lumakas ang iyong resistensya. Ganun po ba, Nay?
po. Kakainin ko na po ang aking pagkain. Nang sa ganun, ay lumakas po ang aking katawan at malayo sa sakit. Isang paalala mula sa kagawaran ng edukasyon at ng himpilang ito. Tayo na! Para sa ating pagtataya, sagutin natin ang unang gawain. Paano nga ba ang ating gagawin? Mag-inig ng mabuti. Magbigay ka ng komento tungkol sa kwentong narinig sa pamamagitan ng paglalagay ng check. Kung totoong nangyari ito sa kwento. At X naman kung hindi. Isulat ang inyong mga sagot sa malinis na papel. Nakuha nyo ba? Ang dali, diba? Tara! Umpisahan na natin ang pagsagot. Para sa unang numero, nagtitinda si Bettina ng bibingka at puto bumbong. Check ba? O X? Dumako na tayo sa pangalawang numero. Sa bilaon niya'y ito'y nilalagay. Check kaya ito? O X? Ang galing niyo naman sa pagsagot. Sige, tara na't sagutin ang pangatlong numero. Ang lola ni Bettina ang nagpalaki sa kanya. Nangyari ba ito sa kwento? Naku, ang galing niyo naman, nasagutan niyo agad ang pangatlo. Dumako na tayo sa pang-apat. Nangyari ba ito sa kwento? Si Bettina ay tamad na bata. Naku, ang dali naman. Alam kong kayang-kaya niyo ito. Kayo pa ba? Sige. Dumako na tayo sa panlima. Ang pagtitinda ay marangal na hanap buhay at hindi dapat ikahiya. Check kaya? O X? Yehey! Tapos na ang inyong pagsusulit. Ang tanong, marami ba kayong natutunan? Wow! Ako ay labis na nasisiyahan. Mayroon ba kayong mga tanong o gustong linawin tungkol sa leksyon ngayong araw? O di kaya naman, gusto nyong ibahagi ang inyong mga natutunan sa kapwa nyong mag-aaral? Isulat lamang ang mga ito sa likod ng papel na ginamit sa pagsusulit. Pagkatapos sumulat, ibigay na ito sa inyong mga magulang para kanila nang maihulog ang mga ito sa pinakamalapit na Dropbox sa inyong lugar. Gusto nyo pang matuto? Maaari nyo ring sagutin ang mga ilan pang mga gawain sa module. Siguraduhin may gabay ang inyong mga magulang sa pagsagot. Sa ating susunod na pag-aaral, siguraduhin lamang na gumising ng maaga para makakain at maging masigla. Laging tumutok sa ating paaralang panghimpapawid. Muli, ako si Ginoong Redencia Andres na nagsasabing mag-aral ng mabuti para kaalaman natin ay dumami. Hanggang sa muli nating pag-aaral, paalam! Ayun na, sarado ang eskwela.
na! Patuloy! Patuloy ang edukasyon para sa ating henerasyon! Sa daan ng pagkatuto ay walang maiiwan! Kaya halina sa Radyo! Radyo! Radyo Eskwela!